So, paano kayo nagkakilala mga puta kayo? Putangina mo rin, Derek! Yo, what's up? Kami ang Bliss Boys! Nathaniel Austria, aka Coco Beats, producer, rapper. Lester Jason Torres, aka Torverbs, rapper. AJ Moran, ako ang music arranger nila, rapper. Depende, pwede. Ako pala si Jericho Earl, aka Jeko Yee. What's up? Abangan nyo yung mga music na bago yung lalabas namin. Yo, what's up? It's your boy MZ, aka Marvin Zabala. Ako ang singer at korista ng grupo. Ang naglalakad kasi kami nung tapos bilang ano. May nakita kaming vlogger, parang ano eh. Parang tanga. Sino ba yun? Sino ba yun? Si Marvin eh, si Marvin. Hindi, magkakalugar talaga. Yeah, magkakalugar bata pa lang magkakakilala. Kilala. Bata pa lang magkakakilala na pero hindi ganun gawin. Parang wala. Parang nagkakalaro lang, nagkakagawin base sa, ano, sa playground. Tas nag-skateboard ka pa dati sa parking lot. Oo, ganun may eh. Bliss Boys talaga kasi Bliss yung lugar na Bliss yung pangalan ng lugar kung saan kami lahat natira. And actually matagal na yung Bliss Boys. Mga bata pa lang kami may mga sinauna ng Bliss Boys. Pero mga tambay lang din dati sa lugar. Mga taga Bliss lang din. Mga taga Bliss lang din na mga Binatilio. Tapos we rep in Bliss. Nire-represent na namin yung lugar namin. And kami yung unang naging rock group. Para ma-express yung mga feelings namin. Para sa akin, ano eh. Yes, hindi naman talaga ako rapper. Pero hip-hop na talaga, malaking influence sa akin ng hip-hop. Nagkataon lang talaga na, yun, na nagkailala kami na, alam mo yun, nasa isang lugar lang. Tapos, isa yung healing namin sa tunog. Matagal na ako sa ano, rap. Since parang elementary pala, nag-rap na ako. Paano mo pa ni Francis M? Uy, tanda mo na. Hindi naman siya ganun, pero nakikinig ako sa mga music na yun. Nag-rap na ako, tapos suminto, tapos ito ulit, babalik. Hey. May nakilala ko mga bagong kaibigan. Ito, bagong kaibigan, kaso parang tangin siya. Then, kiss kita. Ayan, ayan naman, galing kang kayo. Kiss kita, Jake. Kiss na. Ay, talk shit. Gumagawa na ako ng rap na solo lang ako. So parang trip-trip lang. Kumuha ako ng mga beats sa YouTube na libre, sabay. Niyaya nila ako gumawa ng music, eh magkakalapit naman kami, ano lang, isang kembot lang sa kanila. Literally isang kembot lang talaga, magkakalapit lang talaga. Okay, kasi ako kasi talaga, ang hiling ko is gumawa ng beats, nagpo-produce ako. So yun, since meron mga rappers na lugar ko, pwedeng nag-collab kami na parang nagpo-produce ako sa kanila. Okay. And since parang may hilig din ako sa rap, kaya ko rin naman mag-rap. Kaya tinry ko lang, try lang. Magre-release kami ng album ngayong 2019. Abangan nyo yan. Sana magkaroon pa ng maraming gigs na buo kami magkakasama. Tapos EP mo. Ano ba rin? Kasi hindi, kahit grupo kami, hindi namin, inahayaan namin yung isa't isa na kung gusto mo gumawa ng sarili mong, EP, sige gumawa. Kasi may mga forte kada ano. Kasi may kanya-kanya kaming forte. Kanya-kanyang, halimbawa, ito, medyo exposed siya sa American hip-hop. Ito talaga, Pinoy hip-hop talaga, kasi malaking influence sa kanya si, yan, sila Ryan, sila Dropout, yung mga local Filipino hip-hop artists din. Silang dalawa, ganun din. Tapos ako naman, talagang ano lang, alam mo yun, malaking influence sa akin hip-hop, pero ano pa rin, singer pa rin talaga. Diyan na lang, abangan nyo na lang. Bak lang to! Madami pa. Supportan nyo mga tunay. Supportan niyo may tunay na talento, di lang yung lang, puro bapo. Huwag na kayo maniwala din. Bye-bye. Bye-bye.